kilalang masayahin at palangiti ang dalagang si Veda. Walang araw na walang humuhulmang mga matatamis at tutuong ngiti mula sa kanyang labi. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago sa isang iglap lamang. Magmula kasi nang mamatay ang kanyang ama ay napuno na ng galit at puot ang kanyang puso. Wala nang ibang pumapasok sa isip niya kundi maghiganti. Ginugol niya ang oras sa paghahanap sa taong pumatay sa kanyang ama. Nang mahanap niya iyon ay prosigido siyang ipagpatuloy ang kanyang plano, bagay na hindi nagustuhan ng kanyang ina. Veda anak, huwag mo nang ituloy ang balak mo, maawa ka. Pagmamakaawa ng ina. Bakit? Naawa ba sila kay tatay noon? Hindi na nila tinuring na tao si tatay. Ngayon, ako na naman ang gagawa ng aksyon. Masama ang paghiganti anak. Diyos na ang bahala sa kanila. Hindi nay, hindi ako papayag na hindi ko mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni tatay. Papatunayan ko na hindi lang para sa mayayaman ang hustisya. Ayokong masayang ang ilang taon kong paghahanap sa lalaking iyon at hindi ako titigil hanggat hindi ko siya mapaparusahan. Kung gagawin mo yan, wala ka na rin pinagkaiba sa kanila. Wala na po yan sa isip ko, Nay. Hindi na po ako ang dating Veda Morales at sisiguraduhin ko na sa akin mapupunta ang huling halakhak. Anak, maawa ka. Kung nandito lang ang tatay mo ngayon, alam kong hindi siya sang-ayon sa plano mo. Kung nandito po si tatay ngayon, Nay, hindi ko po iisipin ang paghihiganti. I'll give them what they deserve. Kung pipigilan niyo lang naman po ako para na rin ayaw niyong makuha ni tatay ang nararapat na hustisya para sa kanya. Siyempre, gusto ko yun anak, pero mali ang pamamaraan mo. Isipin niyo na po ang gusto niyong isipin ay nandito na po ako at wala po akong planong umatras sa laban. Alis na po ako. Mag-iingat po kayo dito. Anak, please. Hindi na pinakinggan ni Veda ang pagmamakaawa ng ina. Nihindingan niya ito matingnan sa mga mata dahil kapag ginawa niya iyon ay baka magbago pa ang isip niya. 3 taon din niyang hinanap ang lalaking pumatay sa kanyang ama at hindi siya makakapayag na nagsasaya sila habang kinakilimutan ang nagawang kasalanan. Nang makarating siya sa bus station, ay agad siyang sumakay papunta sa Manila. Ang daming pumapasok sa kanyang isipan. Alam niyang masama ang paghiganti, ngunit ginagawa niya lang itong lahat para ikakatahimik ng kanyang loob. Ilang oras pa ang lumipas at pagod niyang narating ang lugar. Agad niya namang nakita ang pinsang si Eva na nooy kakaway-kaway pa. Grabe Veda ha! Standby mode ang beauty ko dito ng 10 minutes kakaintay sa'yo, maktol nito. Naku, sorry Eva, nagka-problema kasi ang bus pero naayos naman agad ang driver. Akala ko nga gagabihin na ako eh. Ay, buti na lang talaga at hindi. Diyos ko day, ay kina talaga no? Tara na nga at doon na lang tayo sa bahay mag-usap at gutom na ako. Sumunod naman agad si Veda sa pinsan at gumayak na. Maliit lang ang bahay ni Eva, kasya lamang ang 3 tao. Alam din nito ang plano ng dalaga, kaya ito nagpunta sa Manila. Bata pa lang ay close na sila. Sa katunayan ay isa si Eva sa labis na nalungkot ng mabalitang namatay ang tatay ni Veda. Oh, ito, kumain ka muna at alam kong nakakapagod bumiyahe. Wika nito sabay bigay sa cup noodles. Thank you. Yeah, nakakapagod nga eh. Ang sakit ng buong likuran ko. Ipagpahinga mo lang yan ng maaga mamaya para medyo maging okay ka na. Oo, yun na nga ang gagawin ko. Nga pala Eva, kumusta yung pinapagawa ko sa iyo? Oh, yun bang itanong sa pamilyang Montemayor kung gusto nilang ng another katulong? Of course, ako pa ba? Salamat talaga ha. Hindi ko ito magagawa lahat kung wala ang tulong mo. Oh, no worries. Maasahan mo ako lagi. Pero Veda, are you sure about your plan? Wala na bang pagdadalawang isip?
pwede ka pa namang umatras ah. Buo na ang loob ko, Eva. Hindi ako naghanap ng 3 taon para lang sa wala. Pero, hindi ka naman siguro papatay ng tao, di ba? Sira ka ba? Siyempre hindi, no? Wala naman yan sa plano ko. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. That's it. Ah, thank you, Veda. Nakahinga naman ako ng malalim sa sinabi mo. Basta mag-iingat ka, ha? Hindi pa natin kilala ang mga yan at kung ano ang pwede nilang gawin. Huwag kang mag-alala. Kung sakali mang bumaligtad ang plano ko, hinding-hindi nila malalaman ang tungkol sa iyo. Pero please, pakitingin lagi ni nanay sa probinsya, okay? Oh, stop it, Veda. Hindi ba baligtad ang plano mo? Di ba nga, prosigido ka? Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Ano ka ba? Siyempre, kapag bumaligtad lang naman, I'll do my very best pa rin. Ay, nako, maluluka ako sa iyo eh. Huwag na nga natin yung pag-usapan. Ang mabuti pa, tapusin mo lang muna yung noodles mo bago ka magpahinga. Sige, mabuti pa nga. Pagkatapos nilang kumain ay agad na pumanhik si Veda sa kanyang sariling kwarto. Nilagay niya naman muna isa-isa ang mga damit sa aparador saka nahiga. Bukas na bukas din ay sisimulan niya na ang pagpasok sa mundo ng mga Montemayor. Nang magising si Veda kinabukasan ay agad siyang nag-ayos at nagbihis saka lumabas ng kwarto. Naabutan niya namang nasa kusina ang pinsang si Eva kaya sumabay na siya dito. Good morning, Veda. Hindi na kita ginising at mukhang mahimbing pa ang tulog mo. 7 a.m. pa naman, masyado pang maaga. Panimula nito. Pagkatapos kong kumain, tutungo na ako sa mansyon ng mga Montemayor. Gusto mo bang ihatid na kita? Naku, hindi na, Eva. If possible, ayaw kong makita nila na magkasama tayo. Mabuti na yung nakakasiguro tayo sa kaligtasan mo. Oh my, ayan ka na naman. Kung makapagsalita ka, ay parang katapusan na ng buhay mo. Kumain ka na lang dyan ha, at nagmamadali ako. Baka malate pa ako sa trabaho. Sige, mag-iingat ka. Ako na ang bahalang mag-lock nitong bahay. Okay, salamat, Veda. Nang makaalis ang pinsan ay saka pa lamang kumain ng agahan si Veda. Pagkatapos ay agad niyang isinerado ang mga bintana at pintuan saka naghintay ng sasakyan papunta sa mansyon. Ilang minuto pa'y inihinto siya ng tricycle driver sa tapat ng isang puting gate. Manong, ito na ho ba yun? Oo, yan na nga ang mansyon ng mga Montemayor, iha. May gwardiya naman dyan sa gilid. Sabihin mo lang agad ang pakay mo para papasukin ka. Sige po, Manong. Maraming salamat. Napansin naman agad ng gwardiya ang kanyang presensya, kaya agad siya nitong nilapitan. Good morning po, Kuya. Nakangiti niyang bati dito. Oh, good morning din po, ma'am. Ano pong atin? Nasabi po kasi ng kaibigan ko na naghahanap pa daw po kayo ng isang kasambahay. Available po ba siya? Mag-a-apply po sana ako. Okay. Akin na ang papilis mo. Oh, opo. Ito po, Kuya. Sabay abot sa piking papilis. Binasa naman muna ng gwardiya ang nakapaloob doon. Veda Morales. Taga rito ka bang talaga? Opo, Kuya. Nasa biodata ko nga po, oh. Okay, sige, pasok. Nasa may veranda lang ang donya. Kapag hindi mo siya makita, nandyan naman si Senyorito Gabriel sa loob. Sige po, Kuya. Salamat. Dahan-dahan niyang hinahakbang ang mga paa papasok sa mansyon. Sa isip niya'y ito na yon. Nandito na siya at hindi na siya pwedeng umatras. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at inayos ang sarili saka nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi pa man siya nakakapasok ay nakita niya na ang donya sa may veranda, kaya nginitian niya na lamang ito. Good morning po, ma'am. Mag-a-apply po sana ako bilang katulong niyo. Oh, lumapit ka dito, iha. At hindi naman ako nangangagat, pabiro nitong wika. Agad namang lumapit si Veda at ibinigay ang papilis na dala-dala. Nireview naman iyon ng donya at muling nagsalita.
Well, wala naman akong nakikitang masama sa informations na nandito. And since urgent nga ito, pasok ka na. Talaga po, ma'am? Oo, ang trabaho mo lang ay ang ipagluto kami. Iba ang pagkain namin at iba ang pagkain ninyo. Ayaw namin ng salty foods at allergic sa shrimp si Gabriel. Okay. Sino pong Gabriel, ma'am? Ang nag-iisa kong anak. Makilala mo na rin naman siya mamaya. Anyway, marunong ka bang magluto? Opo, ma'am. Marunong na marunong po. Lahat ng gawain sa bahay ay kayang-kaya ko po ng powers ko. Mag-focus ka lang sa pagluluto at wala ng iba. Are we clear? Opo. And one more thing, kapag nag-request si Gabriel ng food sa'yo, huwag mong sundin. Lutuin mo ang gusto mong iserve sa amin. Basta no beef day kapag Wednesday. Pumasok ba ang lahat ng sinasabi ko sa utak mo? Opo, ma'am. Nakapasok na po lahat. Okay, good. Call me Doña Veron from now on. At dahil minsay maagang umalis si Gabriel, dito ka na lang muna magstay at makakauwi ka lang every Sunday. May room sa baba at ipapalinis ko na muna kay Manang. For now, pumunta ka na muna sa kitchen para malaman mo kung ano ang lulutuin mo for lunch. Sige po, ma'am. Salamat po. Agad namang pumasok si Veda sa loob at nagtungo sa kusina. Ay, mabuti na lang talaga at marunong akong magluto. Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa'y tinawag na siya ng yaya upang ilagay ang kanyang mga gamit sa kwarto. Akma na sana siyang papasok nang makita niya si Gabriel na pababa na ng hagdanan. Nakatitig lang siya dito, hindi titig sa pagkamangha kundi titig na pagkapuot. Yes? Wika ni Gabriel dahilan upang bumalik sa ulir at si Veda. Bakit sir? Bakit mo ako tinititigan? Tsaka, who are you? Siya ang bagong tagaluto natin, anak. She's Veda Morales. Kinuha ko na siya at nahihirapan na akong magluto. For Pete's sakes, hindi na nga ako nakakapunta sa salon para magpaganda eh. Kasi nasa kusina lang ako the whole day. Can we trust her, ma'am? Baka mamaya may balak pa tong masama sa pamilya natin. Ano ka ba? Clean and clear yan, di ba iha? Yes, ma'am. Hindi naman ako pumapatay. What? I mean, hindi nga ako pumapatay ng lamok eh. Ganyan po ako kabait, sir. Whatever. Just make sure na magawa mo ng maayos ang trabaho mo para hindi masayang ang pinangbayad namin sa iyo. And don't forget na allergic ka po sa shrimp. Alam ko na po yun, sir. Sinabi na po sa akin ni Doña Veron. See? She's good, anak. Hayaan mo na at para makapagsalun ako ulit. Okay, ma'am. Fine. Okay, papasok na po muna ako sa kwarto ko. At mamaya lang po ay mag-prepare na po ako ng para sa lunch ninyo. Pagpasok ni Veda sa kwarto ay saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Kung hindi niya lang siguro napigilan ang kanyang sarili habang kaharap si Gabriel, ay nasaktan niya na ito sa sobrang galit ng kanyang nararamdaman sa binata. So young, pero bahid na ng dugo ang mga kamay. Naiinis niyang bulong sa sarili. Nang medyo naging maayos na ang kanyang pakiramdam, ay saka pa lang siya lumabas at nagluto ng ulam. Kinakabahan pa siya at baka hindi pasado sa panlasa ng dalawa ang kanyang luto. Ngunit kabaligtaran ang lahat. Gustong-gusto ng Donya ang naging resulta. Gosh, Veda, ito na yata ang pinakamasarap na templang natikman ko. Kung sana'y nag-apply ka sa amin dito nung unay, hindi na sana kami dadaan ng mga kusinirang ang papakla magtimpla, parang may pinagdadaanan sa buhay. Natatawang wika ng Donya. Oh, may pinagdadaanan naman din po ako, Doña Veron. Pero pagdating sa trabaho, sinasantabi ko muna. Well, that's good, Veda. I'm starting to like you na. Baka one of these days, isama pa kita mag-salon. What do you think, Gab? What? Lumilipad na naman yung isip mo. Tinatanong ko kung ano ba ang masasabi mo sa ulam. Oh, it's good. It's good naman. Yan lang? Ay, nako. Okay, sige, maiwan ko na muna kayo dito at aalis na muna ako. Saan ka na naman pupunta, ma'am? Eh, saan pa?
magpapangganda ulit. I guess I deserve it naman, no? Sige, Veda ha. Pagkatapos ni Gabriel, sumunod na kayong kumain. Upo, Doña Veron. Nang makaalis ang Doña, ay titig na titig lamang si Gabriel sa dalaga. Animoy, may malalim itong iniisip. May problema po ba, sir? Nope. It's just that tinatry ko lang matandaan kung kilala ba kita. Your name sounds familiar to me. Familiar po ba ang apelyadong Morales, sir? Medyo, pero hindi ko na alam. Baka one of my colleague lang. Anyway, ang sarap ng luto mo and I want more of it every day, okay? Huwag ka nang magluto ng ulam para sa inyo. Pwede nyo naman kainin na lang to. Oh, sige sir. Salamat po. And, Veda, pwede ba akong mag-request ng ulam mamaya? Sorry sir, pero hindi po pwede eh. Kabilin-bilinan kasi ni Doña Veron na huwag ko daw susundin ang kahit anumang request niyo, especially sa food. Oh, si Mami talaga. May problema po ba kayo, sir? No, nothing. It's just that Mom really wants me to eat healthy foods. Kadalasan kasi sa mga nire-request ko ay mga hindi healthy. So ayun, I never thought na pati ikaw ay pagsasabihan niya agad. Maybe Doña Veron wants what's best for you lang, sir. If palagay niya hindi makakatulong sa iyo yan, then huwag ka na lang kumontra. Oh, may punto ka rin naman. And I guess na kay Mami ang loyalty mo. Okay, I'll go to my room na lang muna. Kumain na kayo dyan ha. Tumango na lamang si Veda bilang tugon. Tinawag niya naman ang ibang kasambahay upang magsabay-sabay nang silang kumain. At dahil wala nang gagawin ang dalaga pagkatapos, ay tumulong na lang siya sa ibang gawain. Naku, huwag mo na akong tulungan dito, iha. Bawal yan dito. Kapag ano lang ang naka-assign na trabaho sa'yo, yun lang ang gagawin mo. Wika ng isang kasambahay. Ha? Ganun po ba, Manang? Nabuboard na po kasi ako sa kwarto. Okay, hihintayin ko na lang ang hapunan ulit para makapagtrabaho. Pero sige po, dito na lang po ako at titingnan na lang kita. Okay, mabuti pa nga. Ah, Manang, ilang taon na po kayo dito? Anong ilang taon? You mean, ilang taon na akong nagsiservisyo sa mga Montemayor? Opo, matagal na iha. Halos 10 taon na ako nandito. Ha? Hindi nyo man lang po ba naisipang umalis? Dito na ang buhay ko, iha. Wala na rin naman akong uuwian dahil wala naman akong sariling pamilya. Tumanda na akong dalaga sa pagtatrabaho. Tsaka mababait ang pamilya Montemayor. Hindi na nga nila ako tinuring na iba eh. Minsan, masusurpresa na lang kami dito na may nakahanda na silang regalo para sa amin kahit walang okasyon sa laysay nito. Mukhang mabait naman din kasi si Doña Veron. Hindi lang mukha, iha. Mabait talaga ang Doña, pati na rin si Sir Gabriel. Sa katunayan, may tinutulungan nga siyang foundation dito sa lugar namin. Ha? Mabait si Sir Gabriel? Oo, sobrang bait yan, iha. Parang hindi anak mayaman dahil napaka down to earth na bata. Masayahin yan at maraming talento. Sorry to ask this, Manang ha, pero hindi nyo man lang ba naririnig na may criminal case si Sir Gabriel? Diyos miyong bata ka, anong criminal case ba yung pinagsasabi mo? Walang nangyayaring ganyan dito. Saan mo ba naririnig yan? Wala naman po, Manang. Na-trauma na po kasi ako sa mga sabi-sabi nila na kapag daw anak ng mga mayayaman, may criminal cases. Pagpapalusot nito. Ay naku, Veda. Alam mo, pwede kang kasuhan dyan sa mga pinagsasabi mo. Tsaka, huwag ka ngang magpapaniwala sa ganyan. Mababait ang pamilya Montemayor. 10 taon na akong nagsiservisyo sa pamilyang ito, pero wala naman akong narinig na masama tungkol sa kanila. Joke lang naman, Manang. Ikaw naman, oh, masyado mo namang sineryoso ang sinabi ko. I just wanna make sure. Papasok na ako muna sa kwarto ko, ha? Napasapo na lamang sa kanyang ulo si Veda. Baka kasi kapag nagtanong ulit siya ng ganoon sa kasambahay,
ay magduda na ito sa kung ano nga ba ang totoo niyang pakay sa mga Montemayor. Kinahaponan ay ganoon pa rin ang naging trabaho niya. Maliban sa pagluluto ay wala na siyang ibang gagawin. Gustuhin niya mang tumulong sa ibang kasambahay ngunit bawal daw iyon doon kaya walang na siyang nagawa. Sa ilang araw pananatili niya sa mansyon ay naging mas malapit pa siya kay Doña Veron. Mabait kasi ito at palatawa kaya napanatag agad ang loob ni Veda sa kanya. Wala naman din kasing kinalaman ang Doña sa pinaplano niyang gawin. Mas nag-focus lang siya kung paano niya mapapatumba ang anak nito na si Gabriel. Habang nasa kanyang silid at abalang tinitingnan ang kanyang cellphone, ay natigil siya saglit nang marinig niya ang tinig ng mga batang nagkakantahan. Alam niyang mga bata iyon dahil medyo ipit pa ang mga boses nito. Dali-dali siyang tumayo at lumabas. Manang, saan po ba nanggagaling ang mga batang nagkakantahan? Sa labas po ba? Ang aga naman po nila para mga ruling. Naku, hindi Veda. Tuwing Sabado kasi, nagpupunta ang mga iyan dito. Galing sila sa foundation na tinutulungan ni Sir Gabriel. Nasa garden sila. Gusto mo bang manood? Ah, sige po manang. Sa curiosidad ay agad namang nagtungo si Veda sa hardin. Dooy nakita niya ang grupo ng mga kabataan na nasa kani-kanilang mga wheelchairs habang masayang inaalayan ng kanta si Gabriel. Inaalayan nila ng kanta ang isang mamamatay tao? Ha! Inis na wika ng dalaga sa sarili. Akma na sana siyang babalik nang marinig niyang magsalita si Gabriel. Dali-dali siyang bumalik sa pagtago. Alam niyo, kahit paulit-ulit lang ang kinakanta niyo every Saturday, ay pinapasayan niyo pa rin ako. Kayo lagi ang kumukumplito ng linggo ko and I owe you for that. At dahil dyan, hintayin niyo na lang ang ice cream ninyong lahat. Pagkasabi nooy, isa-isang niyakap ng binata ang mga bata. Kitang-kita ni Veda kung gaano kasinsero ang mga ngiting nanggagaling sa mga labi ni Gabriel. Ngunit, hindi niya pa rin lubos maisip na sa likod ng inosente nitong mukha ay ang isang lihim na pilit niyang tinatakpan. Hindi na niya tinapos ang pangyayaring iyon at bumalik na lamang siya sa kanyang silid. Ayaw niyang makakita ng ganoong senaryo at baka makalimutan niya pa ang totoong pakay niya dito. Bumalik siya sa ulirat nang may kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Veda? Kung hindi siya nagkakamali ay tinig iyon ni Gabriel. Dali-dali niyang inayos ang sarili at binuksan ang pinto. You want some ice cream? Oh, may ice cream po ba, sir? Tara, samahan mo ako at ipapakilala ko sa iyo ang mga bisita natin today. Eh, hindi na po, sir. Dito na lang po ako sa kwarto at mag-prepare pa ako ng lunch mamaya. Ang aga pa kaya? Tsaka lahat ng maids pati ang guard nandoon na. Ikaw na lang ang kulang, so let's go. Nakangiti nitong sabi. Wala nangang nagawa pa si Veda kundi ang tumango. Nabigla naman siya nang hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Gulat na tanong ng binata. Ah, wala naman po sir. Hindi lang po kasi ako sanay na hinahawakan ang kamay ko. Kaya ko naman pong maglakad papunta sa garden kahit hindi mo na ako hawakan. Sorry, my bad. Sumunod ka na lang sa akin ha at huwag mong balaking bumalik ulit sa kwarto mo. Nang hindi na niya maaninag ang binata, ay mariin niyang ipinikit ang dalawang mata at huminga ng pagkalalim-lalim. Dali-dali naman agad siyang pumunta sa garden, suot-suot ang isang piking ngiti. Dooy, ipinakilala siya agad ni Gabriel sa mga bata. Isa-isa sa kanila ay may iba't ibang kwento. Kinuwento din nila sa lahat kung paano sila napunta sa foundation at kung paano nila nakilala si Gabriel. Habang sinasalaysay ng mga bata ang kani-kanilang mga istorya, ay hindi na napigilan ni Veda ang maiyak
dahil upang mahalata iyon ng binata. Here, sabay abot nito sa puting panyo. Huwag mo lang ipakita sa kanila na umiiyak ka at nadidistract sila, okay? Mahina ho nitong sambit. Hindi na nga napigilan ni Veda ang sarili, kaya patakbo niyang tinungo ang kanyang silid. Bigla kasing nanumpalik ang sakit ng nakaraang magmula nang mawala ang kanyang ama. Ilang taon siyang hindi pinapansin ng kanyang ina at pinaparamdam sa kanya na nagiging pabigat lamang siya. Iyon ang totoong nagtulak sa plano niyang hanapin si Gabriel upang pagbayarin sa ginawa nito sa kanyang ama. Pagkatapos nilang maghapunan ay tumambay na muna si Veda sa may hardin. Kahit gabi na'y malamig pa rin ang hangin. Sa ganoong paraan ay nare-relax saglit ang kanyang isipan. You want some? Pagkarinig nooy, dahan-dahan niyang iminulat ang dalawang mata at na lamang si Gabriel ang naroon. Dala-dala ang isang wine at dalawang wine glasses. Ha? Huh? Papunta din kasi ako dito eh, pero nakita kita, so nagdala na lang ako ng another glass for you. Samahan mo akong uminom. Sure. Mahina niyang wika. Are you okay? Napansin ko kasi, tila nagbago ang timpla mo kaninang lunch at ngayong gabi. Akala ko ba isinasantabi mo ang problema kapag nasa trabaho ka? Oh, nagbago ba ang timpla, sir? Hindi ba nagalit si Donya? Oh, hindi naman. Hindi naman siya umimik eh. But I know na si sense din niya. So what's wrong? Is there something or someone bothering you? Hindi naman po masyadong seryoso. Can we talk about it while having a wine? Best na muna, sir. Family issues po eh. Oh, actually, iyan na nga ang kadalasang problema ng iba. Even I have family issues too. Bakit? Hindi mo man lang ba natanong kung bakit may donya pero walang don? Natatawa niyang sabi. Oh yeah, bakit nga po? Kung sasabihin ko ba sa iyo ang problema ko, sasabihin mo rin sa akin ang problema mo? Oh hindi, hindi ka na rin naman makakatulong eh. Bakit hindi natin subukan? I changed my mind. Hindi na po ako iinom. Papasok na po ako sa silid ko at maaga pa akong uuwi bukas. Akma na sanang aalis si Veda nang hindi sinasadyang matisod niya ang maliit na bato sa kanyang kinatatayuan. Dahilan upang mawalan siya ng balanse. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata at nakahanda ng damhin ang sakit ng pagbagsak. Nang mapatigil siya, hindi siya bumagsak sa matigas na semento, kundi bumagsak siya sa matigas na katawan ni Gabriel. Nagkatinginan pa sila saglit bago napagtanto ng dalaga na hawak-hawak na ng binata ang kanyang bewang. Sa gulat ay agad niyang sinipa ang binata sa harapan dahilan upang mabitawan siya nito at mamilipit sa sobrang sakit. Oh my, sorry po sir, natatarantang wika ni Veda. Oh no, sir, sorry po talaga, nabigla lang po talaga ako. Ano po bang may tutulong ko? Ah, Veda, hindi ko pa nga nagagamit to, babasagin mo na. Sorry po talaga sir, nabigla lang naman kasi ako eh, tatawag na po ba ako ng tulong? Teka po, tatawagin ko si Donya. No, just stay here. Stay with me. Natatarantaman ay pinilit na lamang ni Veda na pakalmahin ang binata. Nang medyo naging maayos na ang pakiramdam ni Gabriel, ay saka pa lamang naglakas loob ang dalaga na magsalita. Sir, okay na po ba yan? Gusto mong i-check kung okay na ba? Pilyo nitong tanong. What? Gusto mong isahan pa kita dyan? Biro lang. Hindi pa nga ako masyadong nakaka-recover dito.
Tas dagdagan mo na naman. Next time, be careful, okay? Sipain mo na ang lahat ng parte ng katawan ko. Huwag lang talaga dito. Hindi ko pa to nagagamit eh. Natawa naman ang bahagya si Veda sa sinabi ng binata. Oh, tinatawa-tawa mo dyan. Ikaw pa tong tinulungan para hindi ka bumagsak sa semento. Ikaw pa tong nananakit. Sorry na po, nabigla lang talaga ako eh. Bakit mo naman kasi hinawakan ng bewang ko? Eh, anong gusto mo? Saan mo ba gustong mahawakan? Mabuti nga at nakatayo ako agad para masalo ka lang eh. Sorry na at salamat na rin dahil nasalo mo agad ako. Okay na, samahan mo na lang ako ditong uminom ng wine. Sasamahan kita, basta huwag mo nang kulitin ang tungkol sa problema ko, okay? Okay, deal. Just stay here for a while. Samahan mo akong magsente. Panay kwento lang si Gabriel sa mga karanasan niya. Naikwento niya na rin sa dalaga kung bakit malaki ang puso niya sa mga bata, lalo pa sa may mga kapansanan. Lahat na yata ng pangyayari sa buhay ni Gabriel ay naikwento na niya at kung paano niya hinarap ang iba't ibang problema sa murang edad. Sa kabila nooy, bumilib na rin si Veda sa kanyang angking tapang at bait. Hindi na niya namamalayan na napapakwento na rin siya. Animoy nakalimutan niya saglit ang galit na nararamdaman niya para sa binata. Mula nooy, nagiging madalas na silang nag-uusap. Minsan pa'y kapag naghahanda ng ulam si Veda ay naroon din si Gabriel. Alam mo sir, naiilang talaga ako kapag nandyan ka eh. Bakit naman? I'm your student now. Gusto kong matutong magluto and you inspire me to do it. Ha? Bakit mo naman gustong matuto eh? Sa yaman yung yan, pwede ka namang mag-hire ng kusinira. Well, that's true. Pero iba pa rin kapag sarili mong luto ang kinakain ng pamilya mo. I mean, sa sarili mong pamilya. Oh, wow, may balak ka ng mag-asawa? Oh, hindi pa naman sa ngayon. Pero dyan naman talaga ang punta natin. I mean, punta nating lahat, diba? Tsaka, mas mabuti ng handa. Mabuti ka pa, may balak. Bakit? Ikaw, wala ba? Wala, never yang sumagi sa isip ko. Why not? Ang saya kayang bumuo ng sariling pamilya. Lalo pat alam mong mahal na mahal niyo ang isa't isa. I love kids and I want to build my own family soon with a woman I love. Pagkasabi nooy, naging seryoso bigla ang aura ni Veda. Pero paano kung mawala ang padre di pamilya? Sasaya ka pa rin ba? Oh, what kind of question is that? Pero yes, of course. Iyan ang buhay na ayaw kong matamasa sana. Pero wala eh. Hindi natin pwedeng ipilit na buuin ang relasyong nasira na. Ilang taon mong iniyakan ang pagkawala ng daddy mo, sir? Oh, I don't know. Bata pa ako noon eh. Siguro nung hindi ko pa matanggap at maintindihan ng lahat ang lungkot ko. Malungkot pa rin naman ako now, pero hindi na kagaya ng dati. Kung nakakalunod lang ang kalungkutan, matagal na akong nalunod. But those kids came. Maybe sila ang way ni God para sabihin sa akin hindi na tama ang ginagawa ko. So, tumayo akong muli at nagsimula. And there, I found the old Gabriel again. The old and happy me. Salaysay nito. Kung ang problema mo din is about sa father mo, don't worry. You will find the old you again, Veda. Huwag mo nang ipasok sa usapan ang tatay ko. Dahil hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Pwede ko bang malaman? Wala ka pa rin bang naaalala sa apelyedo ko, Sir Gab? Familiar nga siya. Actually, ilang weeks ko nang iniisip kung sino, pero hindi talaga pumapasok sa isip ko eh. Why, may kakilala ka ba na kilala ko rin? Wala. Maiwan na muna kita at tatawagin ko muna si Donya para makakain na kayo. Pagkatapos niyang tawagin ang amo ay pumasok siya agad sa kanyang silid.
Rinig pa niya ang pagtawag sa kanya ng isang kasambahay para sila'y makakain na din. Ngunit hindi niya iyon nilabas. Walang mapaglagyan sa lungkot ng kanyang nadarama. Habang patagal ng patagal kasi siya sa mansyon, ay tela ba nakakalimutan niya na ang totoo niyang pakay. Kapag nasisilayan niya ang mga ngiti ni Gabriel, imbis na mainis siya ay hindi niya magawa. Paano niya pa mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama kung nahuhulog na siya sa bitag ng binata? Pag-uwi ay ikinuwento niya agad ang lahat ng nangyari sa kanyang pinsan si Eva. Pati siya ay naapektuhan din sa pinagdadaanan ng dalaga. What? So, imbis na si Gabriel ang mahulog sa bitag at plano mo, ikaw na ang nahulog sa bitag niya? I mean, nahulog na ang loob mo sa kanya? Anong plano mo ngayon, Veda? Hindi ko alam. Hindi ko kayang mahalin ang taong pumatay sa tatay ko, Eva. Para ko na rin tinalikuran si tatay. Teka lang ha. First and foremost, sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na si Gabriel Montemayor ang pumatay sa tatay mo? Kasi sa pagkakatanda ko, ang sinabi lang ni Mang Boy, ang huling kasama ng tatay mo ay si Sir Gabriel bago ito mamatay. Bukod doon, wala na siyang ibang sinabi. So that means, posibleng hindi si Gab ang may gawa. Ang tagal na nun, diba? Bakit hindi makita-kita ng mga pulis ang kaugnayan ni Gab sa krimen? Eva, makapangyarihan sila, mapera sila. Kaya nilang bilhin at bayaran ang batas. Pakitaan lang nila ng pera ang pulis, biglang ignore agad ang kaso. Kontrolado ng mga mayayaman ang batas, Eva. Sana lang aware ka dun. What? Excuse me lang ha, don't tell me kontrolado ko din ang batas, Veda. Hindi lahat ng mayaman ganoon. Ako nga, mas pinili kong manirahan dito sa maliit na bahay, kahit may pera naman kami. At hindi din namin kinukontrol ang batas. Oh, sorry. Ang tinutukoy ko lang naman ay ang mga Montemayor. Then ask him directly. Iyon naman talaga ang pakay mo in the first place, diba? Para malinawan ka na. Kasi baka mali ang paghihigantihan mong tao, Veda. Lalo pat sinabi mo na sa tagal mong nandoon sa mansyon ay wala ka namang kakaibang mapapansin and they are all nice, pati na ang donya. Ewan ko, naguguluhan ako. Eh, kung naguguluhan ka, then better end it now. Hindi mo na kasi alam kung ano ang uunahin at susundin eh. Ang puso mo ba o ang isip mo na walang tanging gusto kung di maghiganti? Pagkatapos ng madamdaming usapang iyon, ay napaisip naman ang dalaga. Siguro nga'y ito ang paraan ng Diyos. Hinayaan siyang mapunta dito para malaman at ma-realize niya ang mali ang plano niyang paghihiganti. Kahit ipagpatuloy niya pa ang pinaplano at piliing manatili sa mansyon, ay mas lalo lang magiging komplikado ang lahat, lalo pa ngayon na may nararamdaman na siya para kay Gabriel. Araw ng Lunes, kaya maaga siyang gumayak at nagtungo sa mansyon. Sakto namang naroon ang Donya at si Gabriel sa may veranda, kaya lumapit siya agad. Oh, hi Veda, good morning. Too early ah. Sige, pumasok ka na doon. Gumawa ka na lang ng almusal para kay Gav at sa inyo. Hindi na ako kakain ng breakfast. Wika ng Donya. Ah, Donya Veron, nandito po ako para magpaalam sana. Magpaalam? Bakit? Ah, may nakita po kasi akong ibang opportunity sa ibang bayan. Nais ko po sanang hasain pa ang kakayahan ko doon. Pagsisinungaling nito. Ayaw mo na ba dito, iha? Oh, hindi po, Donya. Naging masaya po ako dito at hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo sa aming lahat. Kaya lang po, kung papipiliin ako, mas gugustuhin ko po sanang subukan ng ibang trabaho na sa palagay ko po makakatulong sa akin. Veda, final na ba yan? Kasi kung hindi pa, magmamakaawa ako sa iyo ngayon din. Naku, Donya, yan po ang huwag niyong gawin. Seriously, Veda, alam mo namang gustong-gusto kita, diba? If ever man na masama ang ugali niyang bago mong boss,
Anytime, pwedeng-pwede kang bumalik dito, okay? Welcome ka sa mansyon ng Montemayor. Salamat po, Doña Veron. Sige, mag-iimpaki ka na ba now? Opo, sana. Huwag na muna. Wika naman ni Gabriel na nooy tahimik lang na nakikinig. Sir? Since aalis ka din naman, pwede bang mag-request muna ako? But this time, hindi pagkain. Eh, ano po? Can you stay here for one night? Just one more night? At bukas pwede ka nang umuwi. Bakit po, sir? Just please do it. Oh, mukhang may kailangan kayong pag-usapan ng kayo lang dalawa. I'm out. Nakangiting usal ng Donya saka umalis. Naiwan si Veda at Gabriel na seryoso lamang na nagtitigan. Please? Pagsusumamo ng binata. Hindi alam ni Veda kung bakit siya tumango at pumayag ng mga oras na iyon. Basta't ang alam niya lang, magkadikit na parihas ang kanilang katawan at yakap-yakap na nila ang isa't isa. Kinagabihan, dahil hindi makatulog si Veda, ay nagpasya siyang magpunta muna sa hardin upang marilax saglit ang kanyang isip. Hindi ka rin ba makatulog? Tinig na nagpabalik sa kanyang ulirat. Oh, hi. Oo sir, hindi nga. Kanina pa ako papalit-palit ng pwesto pero ayaw talaga. Why? Oh, marami lang po sigurong iniisip. Oh, I see. Anyway, hindi ka ba curious kung bakit kita pinagstay ng one night? Oh yeah, bakit nga po pala? You know, ilang araw ko na kasing iniisip kung saan ko narinig ang apelyido mo eh. At dahil dun, sikreto kitang pinaimbestigahan. Kagabi ko lang nalaman ang lahat na you are the daughter of Mr. Benjamin Morales. Otomatikong umangat ang ulo ng dalaga sa sinabi ni Gabriel. Pwede ba kitang tanungin ngayon, Veda, kung ano ba talaga ang totoo mong pakay dito? Is it because of me? Muli niyang wika. Ngunit imbis na magsalita ay tumahimik lamang ang dalaga. Kasi if it's because of me, iisipin ko na paghihigantihan mo ako, right? Bakit mo naman ako paghihigantihan kung wala naman akong nagawang kasalanan sa tatay mo? Sinungaling! Yan ang sinasabi mo para tagpan ang sarili mong krimen, Mr. Montemayor. You really believe na ako ang pumatay sa kanya? Aminin mo na kasi ang kasalanan mo. Bakit ko naman aaminin ang kasalanang hindi ko naman ginawa, Veda? Kung may kasalanan man ako, hindi sana nakulong na ako ngayon. May pera kayo, kaya kaya ninyong kontrolin ang batas. What? Kahit kailan hindi namin kinukontrol ang batas, Veda. Kung kinukontrol man namin, hindi sana hindi nakakulong si Dad ngayon. We are using our money para tulungan ang ibang taong nangangailangan at hindi para bayaran ang batas. Do you really want to know the real story? Hindi na, dahil alam ko namang side mo lang ang sasabihin mo. Then, bakit hindi mo itanong mismo sa nanay mo yun? Nandoon siya, saksi siya sa huling pag-uusap namin ng tatay mo. He's my dad's worker, by the way, pero tinanggal siya ni Daddy. Lumuhod siya sa harap ko. Sabi niya, kumbinsihin ko daw si Dad na ibalik siya sa work. Gusto ko mang gawin yun, pero ano ba ang alam ko? Plus, hindi ako kailanman pakikinggan ni Dad, so I simply said sorry. Inagaw niya ang dala ng bodyguard ko and threatened me na magpapakamatay na lang siya kaysa hindi kayo mabigyan ng makakain sa araw-araw. Pinakalma ko siya pero agad akong kinuha ng bodyguard para lumayo sa lugar na yun. That's when I heard the sound. Nagpumiglas ako and told the bodyguards na kung hindi nila ako bibitawan, I'll fire them. Doon ko na nakita na nakahandusay na ang tatay mo at naliligo na sa sarili niyang dugo. Nandoon ang nanay mo. She kept blaming on me. Ilang buwan din akong nagdusa dahil sa guilt na nararamdaman ko, Veda. Mahaba niyang salaysay.
Walang ibang nakitang fingerprint sa bagay, kundi ang fingerprint lang ng tatay mo. Kasi siya mismo ang kumitil sa buhay niya at hindi ako. Bakit hindi sinabi ng nanay mo sa iyo ang totoo? Kung ako man ang may kasalanan, bakit hindi siya tumayong witness para idiin ako? Think of it. Now, if you're not convinced, sige, paghigantihan mo ako. Sampalin mo ako. Tadyakan mo ako. Batuhin mo ako. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Gawin mo na. Kung iyan lang rin naman ang ikakatahimik ng loob mo. Do it. Dooy, napahagulhol na nga ng iyak ang dalaga. Nakaramdam naman ng awa si Gabriel kaya niyakap niya agad ito. Hinayaan na muna ng binata na mailabas ni Veda ang lahat ng kanyang luha. Nang maging maayos na ang pakiramdam ng dalaga, ay saka pa lamang nagsalita si Gabriel. Bakit gusto mong umalis? Nagbago ba ang isip mo? Narealize ko kasi na masyado lang siguro akong kinain ng galit at puot. Pero bukod doon, may iba pa akong rason. At dahil aalis na rin lang naman ako, sasabihin ko na. I think I'm falling in love with you, Gabriel. At kung mananatili pa ako dito, hindi ko na malalayo ang sarili ko sa iyo. So, lalayo ka kasi may gusto ka sa akin? I guess yun naman ang dapat, diba? Eh, ako, hindi mo man lang ba ako natanong? Veda? Gab? It's past 11 na ah. Bakit nandyan pa kayo? Pasok na sa loob at matulog. Wika ng Donya na nooy palapit na sa kanilang gawi. Oh, I'm sorry, ma'am. Okay, go to bed now, Veda. Mauuna na po ako, Donya. Good night po. Good night, Gab. Nakayukong sambit ng dalaga. Agad namang pumasok si Veda sa kanyang silid. Kung ganoon ay, hinayaan lamang siya ng kanyang ina na mabulag sa matinding galit. Isang maling paghihiganti lamang pala ang lahat. Kinaumagahan ay maaga siyang umalis. Hindi na niya hinintay na magising ang ibang katulong. Hinatid naman siya ni Eva sa bus station at nagpaalam na sa isa't isa. Pagdating sa kanila ay agad niyang kinumpronta ang ina at doon nga sinabi na nito ang lahat na nangyari kay Veda. Walang kasalanan si Gabriel at ang mga Montemayor dahil ang tatay niya mismo ang nagdesisyon ng lahat. Makalipas ang ilang linggo ay naisipan niyang bisitahin ang puntod ng ama. Pagdating ay nagulat pa siya nang makitang may mga bulaklak na doon. Presko pa ito at mukhang kakalagay lang nito doon. Agad niyang inilinga ang paningin sa paligid at dooy nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Kung hindi siya nagkakamali ay si Gabriel iyon. Biglang naging abnormal ang pintig ng puso ni Veda. Hey, how are you? Gab, why are you here? Akala ko ba magtatrabaho ka sa ibang bayan? Lahat na yata ng bayan napuntahan ko na, pero walang Veda Morales doon. Oh, sorry, pero bakit ka nga nandito? Hindi ka kasi nagpaalam eh. Hindi ko pa naman natapos ang sasabihin ko nang dumating si Mami ng gabing yun. Ano ba ang sasabihin mo? Sabi ko, hindi mo ba ako tatanungin kung ano din ba ang nararamdaman ko? Bakit? Ano bang nararamdaman mo? I love you too, Veda. Plano ko sanang sabihin yan kinabukasan, kaso wala ka na sa room mo. Gusto ko lang malaman mo na iba ang naging epekto mo sa buhay ko. Mas naging positibo pa akong tao ngayon, and that is because of you. Gab, nasa harap tayo ng punto ni tatay. I know, at kung ilang sorry ang nasabi ko kanina ay hindi ko na mabilang. I guess kasalanan ko rin naman, but somehow I am still grateful for having you. Nagyakapan ang dalawa at unti-unting naglapat ang kanilang mga labi at pinagsaluhan ang masuyong mga halik. Niligawan ni Gabriel ang dalaga
Kahit linggo-linggo pa siyang nagtungo sa probensya ay hindi niya na iyon iniinda. Makita niya lang ang mahal niyang si Veda ay sumasaya na siya. Nasabi niya naman sa kanyang mami na si Doña Veron ang panliligaw at hindi ito tumututo dahil bukod sa ayaw niyang hanlangan ang kaligayahan ng anak, gusto niya din si Veda para dito. At dahil wala namang tuto sa kanilang dalawa, ay wala na naging rason ang dalaga para hindi sagutin ang minamahal niyang binata. Ngayon, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Gav, samantalang si Veda naman ay nagtatrabaho na rin sa isang pabrika na malapit lamang sa kanilang lugar. Tuwing sasahod ang dalaga ay iniipon niya ito para makapagpatayo ng sariling negosyo na siyang suportado naman din ni Gabriel. Walang mapagsidlan sa naramdaman ng dalawa. Pati si Veda ay para pa rin nasa ulap dahil ang kagustuhan niya lang maghiganti noon, sa ibang purpose siya dinala ng Panginoon ngayon. The end. Oh my kulay! What a beautiful story! I like this one. You know what? What a beautiful revenge actually, right? Alright, if you enjoy, please like and comment. Thank you, Regine, for writing this beautiful story again. And thank you all subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty, this is Ethel McMenamin saying, Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See you in the next story.